Hello, good morning. Kumusta na kayo? Friday na ulit. And wish ko na okay kayo. Patuloy pa rin tayong blessed at saka excited sa pakikinig ng salita ng Diyos. At sa pag-aaral din po. So, bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa magandang umaga na patuloy na binibigay niyo sa amin sa bagong buhay, sa bagong kalakasan, sa bagong pag-asa, Panginoon. Lord, dalangin ko na kayong patuloy na mag-bless sa amin sa araw na to, mag-guide sa amin sa aming mga gagawin, lalong-lalo na po, Lord, sa pag-aaral namin ng iyong salita. Samahan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karunungan, and dalangin ko, Lord, na mabless po kami sa pag-aaralan namin sa umagang to. Samahan niyo po kami, Panginoon, in Jesus' name we pray, Amen. Kumusta na po kayo? And hope na hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa. Kung may mga problema man po tayo, patuloy pa rin tayong maniwala sa Panginoon at patuloy na hingi sa Kanya ng guidance sa ating mga gagawin. So, ang title po ng ating pag-aaral ngayon is Freed, or sa Tagalog po ay Pinalaya. Ito ay sinulat ni Kevin Koblenz. About one day, I lay in my cell staring at the tile ceiling. Suddenly, I heard voices coming down the hall. It was the jailer and the centurion. And let me tell you, they did not sound happy. They were talking about the prisoner that they had to release this year over the time of the feast. My hopes didn't rise a fraction. I would never be released. I knew that, no chance. The men stopped in front of my cell and stared through the bars at me. I thought they were trying to run it in. So I turned and looked at the wall. Then I heard the keys rattle in the door. The door swung open and the jailer said, Barabbas, you're free. Free? I couldn't believe it. So isang araw, merong tao na nakahiga sa cell, nakakulong po ito. Tapos, nakatingin lang po siya doon sa ceiling po niya. Tapos, meron po siyang narinig na mga boses na papalapit po sa kanya. Tapos, sabi niya, ito yung jailer at saka yung centurion. And, sigurado, hindi sila masaya. Kasi, meron na naman sila pinag-uusapan na prisoner na i-release nila sa fiesta. So, sabi niya sa loob niya, hindi ako mapapalaya. Pero nagtaka siya kasi yung dalawang tao tumayo doon sa in front ng kanyang kulungan. Tapos, pinagmamasdan siya. Tapos, akala niya wala lang. Akala lang siguro, hinahanap siya kasi baka wala siya doon. So, ang ginawa niya is tumalikod po siya at humarap siya doon sa dingding. Tapos, naririnig niya yung mga susi, maingay, tapos siguro hinahanap kung alin yung kakasya doon sa lock ng kanyang pintuan. And narinig niya na nag-open po yung door. Tapos sabi, Barabbas, you're free. So sabi niya sa sarili niya, free? Parang hindi siya makapaniwala. So ang ating Bible reading po sa araw na ito ay matatagpuan sa Mateo 27:15-26. Hinatulang mamatay si Jesus. Nakaugalian na ng gobernador na tuwing Paskwa ay magpalaya ng isang bilanggo na hinihiling ng taong bayan. Noon may isang kilalang bilanggo na kilala sa kasamaan na ang pangalan ay Jesus Barabbas. Nang magkatipo ng mga tao ay tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig niyong palayain ko? Si Jesus Barabbas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam na Pilato na naiinggit lamang sila kaya nila isinakdal si Jesus. Bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, huwag kang makailam sa usapin ng taong yan. Wala siyang kasalanan.
labis akong nahirapan dahil sa aking panaginip kagabi tungkol sa kanya. Ang mga tao na may hinikayat ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang nais niyong palayain ko?" "Si Barabas," sigaw ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako siya sa krus." "Bakit? Ano ang nagawa niyang masama?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan, "Ipako siya sa krus." Na makita ni Pilato na wala na siyang magagawa, at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan niyo," sabi niya. Sumagot ang mga tao, "Pananagutan namin ang aming mga anak at ng aming mga anak ang dugo niya." Pinalayangan ni Pilato si Barabas at ipinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, binigay siya sa kanila upang ipako sa krus. So, kagaya po ng ating Bible reading for today, na nakaugalian na nila na tuwing Pasko ay nagpapalaya sila ng isang bilanggo. And that time, si Barabas po ay nakakulong at saka si Jesus ay nandoon po na nagsisigawan yung mga tao, pumunta sila doon sa gobernador at pinagsisigawan nila na ipako si Cruz. Ipako si Jesus sa Cruz. Ngayon, si Barabas na nakakulong, si Barabas na maraming kaso, ano ba ang kaso ni Barabas kaya siya nakakulong? Siya po ay may pinatay, at saka siya po ay robber, at saka siya po ay nagre-rebelde po sa mga gobyerno nung unang panahon. So si Jesus, ano ang kasalanan ni Jesus para pwede siyang, para isakdal siya, para nagsisigawan yung mga tao na ipako siya sa krus? Ano ang kasalanan ni Jesus? Wala, di ba? Wala siyang kasalanan. Sabi dito, naiinggit lang sa kanila. Naiinggit sila, kaya nila gustong isakdal si Jesus. Bakit? Ano yung mga kinainggitan nila kay Jesus? Ano yung mga ginawa ni Jesus? Maraming nagawa si Jesus. Marami siyang mga pinagaling na may mga sakit. At saka, nagtuturo siya ng kaligtasan sa mga tao. Samantalang si Barabas, ang kaligtasan na pinaglalaban niya ay yung sariling kaligtasan para sa sarili lang. Yung kalayaan lang niya. Pero si Jesus, ano ang itinuturo niya? Ang kaligtasan sa mga kasalanan. So ayun, sabi ng asawa ni Pilato, "Huwag ka nang makialam, huwag mong pakialaman ang taong yan kasi pinahirapan ako sa panaginip ko niyan kagabi." So ano kayang panaginip nung asawa ng Pilato? Hindi po natin alam, ano? Pero pinahirapan siya. Kung gayon, sabi ng Pilato, "Wala na akong magagawa sa desisyon ng mga tao." Uuso na po pala ang people power noon, na pag nagkaisa yung mga tao, kung ano man yung mga pinagkaisahan nila, kagaya po nito na nagdesisyon po nila na ang ipako sa krus or ang parusahan ay si Jesus at palayain si Barabas, wala na siyang magagawa. So ang ginawa po niya ay nagpakuha po siya ng tubig, naghugas po ng kamay sa harap ng mga tao at sinabi niya na wala siyang pananagutan sa kay Jesus, kay Kristo na Jesus. At mga tao, ang lakas pa ng loob nila, no, na sila yung mananagot, pananagutan nila, pati yung mga anak nila, dinamay pa nila. So nakakatakot, ano, parang yung mga salita ng tao ngayon na, "Oo, mamatay pa kami, mamatay pa ang lola ko, mamatay pa ang lolo ko." Diba, malimit po nating marinig yan. So, nakakatakot na dinadamay pa nila yung mga anak nila. So, ayun ang ginawa ng Pilato. Pinalaya niya si Barabas at saka si Jesus ay pinahagupit niya sa mga tao. Pagkatapos pinahagupit si Jesus,
siya ay pinapako sa krus. Yes, Barabbas was free. And like Barabbas, you and I in prison, the prison of sin where Satan is the jailer, one day we were also released. So sabi dito, no, napalaya si Jesus na Barabbas at si Jesus na Hesukristo ay naipako sa krus. At si Satan na jailer na siya yung nagpapakulong sa atin dahil siya yung nagtutukso sa atin para tayo magkasala. One day, tayo din po ay marirelease sa kasalanan. What Barabbas did with his life after he was freed from prison, I do not know. But I don't know what we can do with our freedom. We can go out from prison telling others about the saving grace of the Lord Jesus Christ and how He freed us from our sin. So, sabi dito ng ating writer, what Barabbas did, anong ginawa ni Barabbas nung siya ay nakawala, yung siya ay pinalaya sa prison? Hindi daw niya alam. Pero tayo, alam natin kung ano yung pwede nating gawin pag tayo ay napalaya na sa ating mga kasalanan. So, tayo, pwede tayong lumabas sa prison. Pwede nating sabihin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan na kung paano tayo pinalaya ni Jesus Christ. So, paano ba tayo pinalaya? By His saving grace. Na yung sa kanyang habag sa atin, sa kanyang pagkapako sa krus, tayo ay napalaya sa ating mga kasalanan. Kagaya ni Barabbas, napalaya siya. Yung mga kasalanan na ginawa niya, napawalang bisa lahat. Dahil kay Jesus, si Jesus yung naipako sa krus dahil sa kasalanan ni Barabbas. Siya yung pumalit. Dahil sa kasalanan ni Barabbas, si Jesus naipako sa krus. Kaya siya napalaya. So tayo din, ano, sa pagkapako ni Jesus sa krus, tayo ay napalaya sa ating mga kasalanan. Tayo ay nawala sa bandage. Tayo ay nakalaya kay Satan sa kanyang pagkakulong sa atin. So, salamat kay Jesus, no? Maraming salamat kay Jesus dahil sa kanya, yung lahat ng kasalanan natin ay napawalang sala. Instead na tayo ay makulong, tayo ay magdusa doon sa kulungan, kinuha na lahat ni Jesus yun. Siya na ang nagpapako sa krus, siya na ang nagpahagupit dahil sa ating mga kasalanan. If you are still in prison, cry out to the Lord because your deliverance has already been provided for. When you cry out, your door will be opened and you will be free. So, kung tayo man po ay kasalukuyang nasa prison dahil sa ating mga kasalanan, hingi lang tayo sa ating Panginoong Diyos ng deliverance. Hingi tayo ng patawad sa ating mga kasalanan at sigurado, pakikinggan tayo ni Jesus. Pakikinggan niya lahat yung ating mga sigaw, yung ating mga iyak, yung ating paghingi ng sorry sa lahat ng mga kasalanan natin. At tayo ay mapapawalang sala. So, hindi pa huli ang lahat. Bawat araw, bawat umaga, pwede tayong humingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na ating mga nagawa. Ang tayo ay mapapawalang sala. Hingi lang tayo ng kapatawaran kay Jesus. Hingi lang tayo ng deliverance at tayo ay palalayain niya. Believe on the Son and you shall be free indeed. Magtiwala lang tayo. Maniwala lang tayo kay Jesus. Tayo ay mapapawalang sala. At ang ating memory verse for today ay sa John 8:36. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. So yun. Pag pinalaya tayo ni Jesus, tayo ay mapapalaya. So dalangin ko na ang kalayaan na pinaglalaban natin ay magre-rely tayo sa power ni Jesus.
hindi sa kagaya kay Barabas na humingi siya ng na yung pinaglalaban niyang kalayaan ay yung pangsarili niyang kalayaan. Kundi kay Jesus na ang kalayaan na bibigay niya sa atin ay kalayaan sa lahat ng ating mga kasalanan. So, nag-search po ako, no, kung ano pong ibig sabihin ng name ni Barabas. Ang ibig sabihin po ng name ni Barabas ay nakadivide po sa dalawa, meaning, yung Bar po ay ibig sabihin ay son of, at yung Abbas ay father. So, ang ibig sabihin po ng Barabas ay son of father, at ang kay Jesus Christ po is son of God the Father. So, malaki pong kaiba, no? Kasi son of father or son of God the Father. So, father, yung father na dito sa tayong mga tao, yun yung ibig sabihin ng pangalan ni Barabas. Pero yung kay Jesus Christ po is son the God, son of God the Father. So, yun. Dalangin ko na may natutunan po tayong muli sa umagang to. And patuloy po tayong manood ng ating devotion ng 8 o'clock po. Tapos Saturday po, patuloy pa rin po yung kids worship. And Sunday po, patuloy pa rin po yung ating worship service. Pati yung mga gawain po ng kababaihan at kalalakihan. At meron na rin po tayo para sa kabataan. Lalangin ko na patuloy po tayong makinig ng ating 6 o'clock habit. And dalangin ko na may natutunan po tayo araw-araw. So, bago po tayo mag-end, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa natutunan namin sa umagang to. Maraming salamat, Lord, sa pagpapalaya niyo sa amin. Dalangin ko, Lord, na patuloy niyo po kaming palayain kung kami man po ay patuloy na nagkakasala. Patuloy niyo po kaming patawarin, Lord, kung kami po ay patuloy na nagkakasala. Lord, dalangin ko na patuloy niyo po kaming mahalin habang kami ay nabubuhay. Patuloy niyo po kaming samahan habang kami ay nabubuhay. Patuloy niyo po kaming ingatan, Panginoon, at ilayo sa anumang kasalanan at kasamaan na meron dito sa mundo. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng kalakasan, patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng blessings, sa pag-guide niyo sa amin palagi. Ingatan niyo po kami patuloy, Panginoon, sa maghapong to at patuloy niyo po kaming i-guide. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. It's Friday. Have a nice day. God bless.